Mud crab na kilala sa tawag na alimango sa Pilipinas ay kadalasang matatagpuan sa mga mangrove areas sa tabing dagat o sa mga mapuputik na bahagi ng baybayin. Dahil sa taglay nitong masarap na lasa na pumatok sa panlasa ng mga Pinoy, ang mud crab ay itinuturing na isa sa mga seafood delicacy sa ating bansa. Ang Pilipinas ay may apat na species ng mud crab. Ito ay ang king crab o kilala sa scientific name na S. serrate, ang purple crab o S. trankebarica, ang orange o red crab na kilala rin sa tawag na S. olivacea, at ang bibihirang green mud crab na kilala naman sa scientific name na S. paramamusain. Sa lahat ng klase ng mud crab sa bansa, ang king crab ang pinaka-popular. Ito ay marahil sa taglay nitong magandang kalidad sa panlasa na hinahanap-hanap ng maraming mamimili hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Dahil sa mabilis na pagtaas sa pangangailangan ng mud crab sa merkado, ito ay naging pangunahing hanapbuhay ng mga mangingisda sa bansa na naging sanhi naman ng unti-unti nitong pagkaubos. Kung dati ang mud crab ay hinuhuli lamang sa ilang o sa mga liblib na lugar sa dalampasigan, ang mud crab ay inaalagaan at pinaparami na rin sa mga palaisdaan. Ito ay para mapunan ang mataas na pangangailangan sa merkado. Marami na rin mga bagong teknolohiya na na-develop, mga inobasyon at mga estratehiya na nabuo resulta ng patuloy na pananaliksik para mas lalong mapataas ang produksyon, hindi lamang ng mud crab, kundi pati na rin ng ibang mga high-value commodities sa industriya ng aquaculture sa bansa. Ating tunghayan ang kwento ni Mr. Vic Santos, ang progresibong pond operator na nagmamay-ari ng malawak na palaisdaan sa Orani, Bataan. Mula ho nung 1980s, namamalaysdaan ako. Ang pag-aalimango ho namin dito sa Orani, sa Bataan, medyo okay naman ho. Ang alimango ho namin dito ay minsan maganda ang ani namin. At saka ang binubulos ho namin dalawang klase. Isang kulahan at saka isang bulik. Yung mga pinggirlis ho namin alimango, yung mga nanggagaling ho yung karamihan sa meron nanggagaling ng Bicol, meron nanggagaling ng Quezon, meron ho nanggagaling ng Apari. Bago ho kami magbulis ng supo bagos alimango, piniprepara ho namin ng lawa. Unang-una, nililinis ho namin, tinatanggal namin ang lahat ng tinatawag namin mga kumakain ng mga supoy, mga siyab, kagaya ng maliliit na biya o bitbit. Yung supo, kinukwenta ko ho yan, bawat hektarya, minsan nagbubuhos ako ng mga 20 to 40,000. Yun naman nung bangos, mga 2 to 3,000 to 4,000 per hektar. Yun naman ang alimango, konti lang ako magbuhos ng alimango eh. Pinakamarami na ho yung siguro mga 500 to 700 per hektar lang ang buhos ko ng alimango. Pag nakapagbulos na ho kami, pinapakain namin yung dapat pagkain ho nila. Iba-iba ho kasi yung pagkain yan eh. Gaya ng supo, meron ho kami pinapakain kung walang alamang isda, kung walang isda, pidge. Sa alimango, ganun din ho. Kaya lang ho, ang alimango at supo, pag lumaki na, iba na ho pinapakain namin. Hinahaluan na ho namin ng gasang. Ang gasang ho, sa pagkakaalam ko, yun yung maliliit na shell. Tsaka minsan, nagpapakain ho kami ng yung tahong na maliliit. Tsaka yung mga tinatawag namin mga iim, yung mga isdang maliliit. Sangkat lumalaki ho yan, padagdag tayo ng padagdag ng pagkain. Pag fingerlings pa lang, inaabot ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw ang pagpapakain namin.
sa tilapia at sa bangusyon. Sa alimango at sa sugpo ng manok, sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, pinapakain ko yung tati pigs. Lalo na ngayon yung bago labas ng tati crab na pig. Crabs are nocturnal feeders. So usually, bulk ng feeds pinapakain sa gabi. At the same time dapat, since bottom dweller sila, yung feed sinker siya na dapat highly water stable, yung hindi siya natutunaw agad sa tubig. Easily nakakain nung crab, walang nawi-waste ba? Pag malaki, pag nahawakan niya, nakat, so hindi na nakukuha yung maliliit. So kung bite size, at least isang subo, nakain na niya agad. Sa ngayon, yung iba, inaasahan nila is trash fish. Sa trash fish kasi, iba-ibang quality, di mo alam kung maganda na to o hindi, which is may effect din sa meat ng crab. Eh kung ang gagamitin natin ay crab feeds, readily available siya, then yung nutrients, highly available at sigurado tayo sa quality nung pinapakain natin. Ito ay talagang mataas ang fish meal niya, fish meal content, meron din siyang mga wheat products para maging highly stable siya kasi parang natural yung pagka-bind nung pellet. Tapos meron din siyang soybean meal at meron pa ding mga oils ba, fish oil. So kailangan din kasi yun ng crab para sa kanyang growth. Dito sa Sante, committed kami sa quality feeds. Kaya lahat ng produkto na aming ginagawa, ito ay pinag-aaralan, sinasaliksik bago siya ito ay gawing feeds na pinabenta sa labas. So, nire-recommend namin siya sa aming mga customer para yung optimum nutrition na kailangan ng isdang inaalagaan nila ay na-attain. So, hindi nasasayang yung ini-invest nila sa feeds na binibili. Ginagawa rin namin na antibiotic-free yung aming product para walang effect ito sa mga consumer. So, walang antibiotic resistance. At the same time, nagsusustain din kami sa food sustainability. Kaya kami nag-create ng iba't ibang produkto kasi sa paggamit ng mga aquafeeds, yung culture period umiikse. At the same time, okay, may tubo naman. Kasi pag gumamit ka ng low quality feeds na mahabang culture, mas malaki yung nalulugi sa'yo at konti pa yung nabebenta mo. Samantalang pag mga formulated feeds with high quality, kitang-kita ka na, safe ka pa. Sa Sante, we also try our best na yung product namin species specific kasi bawat isda may kanya-kanyang requirement na itinuturo din namin ito at dinidisseminate sa aming mga customers. Everyday, kailangan na bisitahin niyo yung fly daan, kung tama yung pagpapakain ng mga bantay, yung pagpapatubig, kailangan din o kasi dyan ang tubig nyo laging sariwa, lalo na sa alimango. Ang alimango kasi, pag ang tubig nyo na hindi kayo nakapagpalabas ng mga dalawang tubig, medyo magkakaroon na ng konting problema ang tubig nyo. Una-una namin hina-harvest yung sugpo. Dahil kasi yung sugpo, minsan o tatlong buwan lang, makakachamba na kayo. Yun yung alimango kasi, minsan o kasi, pag maganda yung buhay ng alimango at maganda yung nakuha niyong fingerlings at maganda yung pagkain, mga 3 months lang, tatlong buwan din ho, sumasabay yung sugpo. Ang huli ho namin hina-harvest dyan, yung tilapia. Tilapia ho kasi ginagawa lang namin parang janitor, tigalinis sa flies daan. Kung meron siyang digma na tumutubo, siya yung tigapaglinis namin. Sa bangus naman, ho, sumasabay ho sa tilapia yung pag-inani namin. Pagdating naman ho sa market, wala naman ho kaming problema dito sa Urani dahil kasi meron ho kaming fish port dito. Kaya ho ng sugpo, kahit na marami kayong dala sa fish port namin, kayang-kayang ubusin. Alimango man din, ganon, tsaka yung bangus sa tilapia. Ang negosyong price lang po ay napakaganda po kung
atin pong masusubaybayan at natin pong mabibigyan ng atensyon at meron po tayong sapat na puhunan. Dahil po ang aquaculture natin, gaya po ng Sugpot Alimango, kulang na kulang po sa export. Napakagandang pagkakitaan po nito. Kung meron po ako maitutulong sa inyo, nandito lang po ako palagi sa Flash Dam, pasilang nyo lang po ako. At baka makatulong po ako sa inyo kahit na konti. Kung kayo po ay interesado at nais makakuha ng karagdagang kaalaman, maaari rin po kayong mag-email sa dnl_cbrr@yahoo.com or danielvelacabrera@gmail.com o sa mga numerong 0917-791-5478 at 0922-896-3703.